Hello po, masaganang buhay sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. Ang video na i-share ko po sa inyo ngayon ay ang pag-transplant ko ng aking shell ginger. Ito po siya. Ayan. Ang tawag sa kanya ay shell ginger. Ang iba naman ang tawag sa kanya ay variegated yellow ginger or golden ginger. Maraming tawag sa kanya dahil sa kanyang napakagandang kulay ng dahon. Ito po ang shell ginger or variegated yellow ginger. Masyadong maliit na yung taniman niya and mayroon na siyang apat na puno sa isang polybag kahit napakaliit lang. Then ito, ayan, mayroon pa siyang suloy. May suloy na maliit. Lumalabas na sa polybag. Kailangan ma-transplant ko na siya sa malaking pot para lalo siyang lumago at gumanda. Ang shell ginger, kailangan ay nasisikatan siya ng araw para lalong lumabas yung ganda ng kulay ng dahon niya. Yung pagka-variegated niya. Much sunlight, much yellow yung nagiging kulay. Tumitingkad yung yellow niya pero lumalabas pa rin siya na stripe na yellow and green. Napakagandang tingnan. Sinasabi na ang yellow ginger ay katulad ng ibang variety ng ginger na pwedeng ipanggamot na mayroon siyang medicinal property. Pero dito sa garden ko, hindi ko siya ginagamit as panggamot, kundi ornamental lang siya kasi hindi ko pa na-try, although nabasa ko na yung dahon niya pwedeng gawing tea. Hindi ko naman siya tinry kasi meron naman talaga kaming ginger, yung luya na ginagawang salobat. Kaya hindi ko siya kailangan itry dahil para sa akin ornamental lang siya. Although sinasabi nila, mayroon itong medicinal property. Itatransplant natin ito sa mas malaking pot. Ayan. Kasi gusto ko siyang lumago. At gagawin ko siyang display sa front ng aking garden. Kasi pag malago na yung mga dahon niya, napaka-attractive. Magandang attraction sa garden. Ang yellow ginger, kapag ipropagate, yung rhizome niya ang ginagamit na pangtanim, yung laman, yung luya mismo niya. Kapag madami na siyang laman, pwede nating i-divide. Tulad nito, pwede nating i-divide na sa apat. Then, may maliit pa siyang tumutubo na puno. Pero hindi ko siya babawasan. Kasi mas maganda talaga na makita siyang malago. Madami na siyang ugat. Ang yellow ginger ay nagpa-flowers. Kaya siya tinawag na shell ginger kasi yung flowers niya parang shell na maliliit pero kulay light pink. Light pink ang kanyang flowers. Napakaganda. Ayan, tulad nito. Ayan, yung suloy niya, mayroong roots. Pwede nating, kung gusto natin siyang padamihin, pwede natin siyang tanggalin dito sa mother plant at itanim ng panibago. Pero madami naman akong puno ng, madami akong ginger plants na nasa polybag, kaya hindi ko na ito kailangan i-divide. Gusto ko magkaroon ako ng isang malaking pot na may malagong yellow ginger. Kasi napakaganda niyang tingnan kung malago ang kanyang mga dahon. Tapos
yellow siya, variegated. Ang dagdagan lang natin ang soy. Kung itatanim siya direct soil, mas gusto niya ang direct soil. Ang dahon niya, kung naka-direct soil, mas lalong lumalapad. At mas mabilis siyang mag-bloom. Halos, ang kanyang dahon, yung sa nakita ko na pinaka-malago, humahaba ang dahon niya ng less than 2 feet and malapad. Kapag mga ganun na dahon, yun na ang ginagamit sa flower arrangement. Ang mga dahon ng ginger plant ay nitong variegated yellow ginger ay ginagamit din sa flower arrangement kasi dahil nga maganda yung dahon niya, then matigas siya. And kung tatanggalin dito sa puno, matagal siyang malanta kasi nga matigas yung dahon. Kaya marami din gamit itong variegated yellow ginger. Pwedeng gawing tsaa ang dahon niya at pwede din gamitin sa flower arrangement. Kapag tag-init, gusto ng variegated yellow ginger na madalas na dilig. Pero kapag tag-ulan, okay lang na hindi siya diligin kung nasa labas siya. Kung nauulanan, ito siya. Yan. Ang ganda ng mga dahon niya. Babawasan ko lang ito kung halos mapuno na ng mga stock ng dahon niya ang pasok. Yeah. Napakaganda ng pagka-variegated ng kanyang dahon. Yellow and green, stripe siya ni yellow and green. Kapag na-expose siya sa sunlight, mas nagiging madami yung kulay yellow dun sa dahon niya. Ito naman, sa shade ko siya nilagay, kaya yung stripe niya, konti lang. Pero ngayon kapag, after 1 week, ngayong na-transplant ko siya, i-expose ko na siya sa sunlight para lalong maging mas dark yung kulay ng pagka-yellow niya. Kasi napakagandang tingnan ng variegated na dahon. Ayan siya. Kapag may mga tuyong dahon, pwede natin gupitin. Ayan. Shell ginger na nasa pot. Kasi yung madami kong puno ay nakatanim lang sa polybag dahil nga pang benta para kung ibebenta at nasa polybag, madali siyang i-box. Pero pag ganitong nasa pot, hindi na siya pwedeng ibenta kasi masyado na siyang mabigat at malaki. Pero yung mga nasa polybag, katulad nitong tinransplant ko, kahit maliit yung polybag, masyado na din siyang malago. Masyadong madami na puno at dahon. Maraming salamat po sa panonood. Doon po sa mga new, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe, paki-share na din po at paki-like ng ating video. Sana po ay meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa ating video na isinare today. And sana po ay patuloy niyo akong suportahan. Maraming salamat. God bless and keep safe po sa ating lahat.
Bye.